Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito naman po ang pobreng kapampangan. Yan, pag-usapan po natin yung mga tao na alam lang yung kaingitan sa buhay. Diba? Yung mga tao na alam nila na umaasenso ka ay papabagsakin ka. Yung mga tao na talagang nasisikap, guys, laging pataas ang direksyon niyan, diba? Pero bakit nga ba may mga tao naghihintay ng pagbagsak mo? Kailangan nga bang may bumagsak para tayo ay umangat? Hindi ba pwedeng masayang lahat, di ba? Hindi ba pwedeng pare-pare tayo na umasenso, di ba? So, may sapat na biyaya para sa isa't isa, di ba? Kaya kahit na i-bless ang isang tao, so don't worry, guys. May blessing din nakalaan para sa iyo. So hindi tayo mawawalan lahat niyan, di ba? Hindi ka mauubusan. Kung prospect mo yung customer mo ay nakuha nung iba, di ba? Don't worry. Marami pang ibang mga customer, di ba? Kung halimbawa, kung ikaw ay doktor, hindi lang isa yung mga pasyente, di ba? Kung ikaw ay nag-aari ng mga butika, hindi lamang iisa ang may mga sakit na kailangan ng gamot, di ba? Kung ikaw ay teacher, marami kang pwedeng maging students, di ba? Kung ikaw ay priest, di ba? Marami kang pwedeng parokyano, mas marami na pwedeng maniwala at tumangkilik sa'yo, di ba? Bakit ka makikipagkompetensya sa isang tao? Bakit pagsisiksikan mo yung sarili mo sa tao, gayong hindi ko naman sure, di ba? Kung ito ay faithful o loyal sa'yo, di ba? Akalain mong so happy daw siya sa feeling mo, pero bakit ganun? Masaya din siya sa ibang tao. Ano yan? Sadyang masayahin lang yung girlfriend mo o boyfriend mo? Diba? So, brother, ito. Sabi nga nila, maraming mga isda sa dagat. Diba? Marami pa. So, hayaan mo siya kung saan siya masaya, kung saan niya gusto. Diba? Sabihin mo na lang sa kanya, sige na. Alis na. Marami pang gustong pumila, di ba? Ito, seriously guys, yung the truth is, maraming biyaya na sa isa't isa, nakalaan, hindi tayo mauubusan, hindi tayo mawawalan. Pero bakit nga ba sa kabila ng katotohanan na ito, may mga taong na nagnais pa rin na makuha na meron ka o kaya bumagsak ka, di ba? Yung katotohanan yun ay yung mga taong naiinggit talaga, di ba? Kasi yun naman ginagawa ng mga inggit, di ba? Yung mas na nakikita mo, yung meron ng iba, nawala ka, di ba? Kaya gusto mo na bumagsak siya sa pag-aakala mo kapag bumagsak siya, ang biyaya na mayroon siya ay mapasa yun na talaga. Wrong! Kasi kung anong biyaya na para sa kanya ay walang kinalaman sa biyaya na para sa iyo. They were somehow ordained by God to have that, just as you were also to deign to have what you have. Kaya dapat, kaya kahit na bumagsak pa siya, guys, walang masyadong magiging epekto para sa iyo, sapagkat ang blessing na para sa kanya ay walang kinalaman sa blessing na nakalaan para sa iyo. Kaya nga yung problema
sa taong maingitin. Ang focus niya ay yung wala siya na meron ang iba. Hindi niya pinagkukulan yung pansin kung anong biyaya ko, kung anong magagawa ko, kung anong mga talento ko, ano bang plano ng Diyos para sa akin. Why? Because it will take much time, it will take sacrifices, it will take many efforts on his and her part. Mahirap yun. Kaya mas madali para sa isang tao na maingitin, hintayin ko na lang yung pagbagsak mo. Kesa magsumikap ako na sarili kong sakripisyo. Ayan. Kaya yung mga taong maingitin at yung mga taong hinihintay yung pagbagsak mo, ito yung mga taong duwag at tamad. Duwag kasi hindi lumalabas ng tapat, ng tapat. O yung kasi tamad, hindi ayaw na magsikap. With connecting of this, gusto kang bumagsak ng tao dahil sa'yo may pressure sa kanila. Dahil sa'yo, dumulutang yung mga kapintasan na kupalangan na worse sa kanila. Pinagbubuti mo yung trabaho mo, sila hindi nila pinagbubuti. Ginagalingan mo, sila hindi na ginagalingan. Nagsisikap ka, tamad sila. Eh gusto nila bumaba ka. Kesa magsikap sila, bumaba ka na lang. Para pareho na lang. So, remember this guys. Nung nasa high school ako, nung elementary, pero minsan, isa lang ito nangyari. Yung mga classmate ko, diba? Sabi namin, hey. Walang magre-review, ha? Walang magre-review. Para lahat tayo, pare-pareho tayo ng score. Lahat tayo babagsak. Pag may nag-score na mataas, sumanda kayo. Ganun lang yun. So, yung maghintay ng pagbagsak ng kapwa, somehow, it's a form of over-up ng ating mga kapintasan, kahinaan, kakulangan, at katamaran. Diba yung sistema? Doon sa Diyos, doon sa mga sinasabi nila na doon sa paraseo. Diba? Ganit na galit sila kay Kristo, busit na busit sila. But, dahil doon kay Kristo, guys, nalalantad kung sino sila. For sure, para sa isang ordinaryo na Hudyo na naka-appreciate ng mga ginawa ng lahat ng Panginoon Hesus Kristo, naisip nila, pwede pa lang ang isang guro na Kristo ay ganun mangaral. Pwede rin ni Kristo na makatao, pero ang isang guro ni Kristo na magpakaramdam ng pagmamahal sa akin ng Diyos kahit na makasalanan ako, bakit hindi ganun? Diba? Bakit hindi ganun? Kaya yung iba, galit na galit ang mga paraseyo kay Kristo. Pero look guys, yung God, tuloy lang na siya. At ganun din ang dapat gawin natin. Ituloy mo lang yung ginagawa mo. Yung pagtahak mo sa bukas na inilaan para sa'yo. Yung mission mo. But God wants you, intends you to be sapagkat kung ano man yun, sapagkat yung makaka-inspire ka ng maraming tao sa panahon mo at sa mga darating mga panahon. Masyado kang mahalagang mga gawin na bagay para sayangin mo sa mga taong walang magawa sa buhay. Masyadong mahalaga yung panahon mo para sayangin sa mga walang kwentang tao. Sa huli naman, magkakaalaman kung sino ang nagsasabi ng totoo at kung sino yung talaga at gumagawa ng kanilang mission at kanilang trabaho. At hindi mo trabaho yun. Hindi mo trabaho yun ang papatunay sa ibang tao. Trabaho ng Diyos yun. Iaangat ka niya sa harapat ng mga gustong bumagsak. It blessed ka niya sa harap ng mga tao sa likod mo ay maraming sinabi at tinakda. Yes. Tama. Kung pwedeng sila ay magtagumpay, mapabagsak ka at siniraan ka. Diba? Pwede naman. But all not the times. Kasi ang taong talagang nagsisikap, laging pataas ang direksyon niyan. Mapabababa yan, mapababagsak na minsan,
pero laging pataas ang direksyon niyan. Samantalang ang mga taong duwag at tamad, inggitero, laging pababa ang direksyon niyan. Yung mga tao nagsisikap, mabubuhay at mabubuhay sila, samantalang ikaw na inggitero at inggitera na nagnanais na mapabagsak, di ba? Mamamatay ka at mamatay, masasadlak ka sa dusa. Di ba? Kaya nga, mamatay ka sa inggit, sabi nga nila. So, sana yan yung mga tao na ganyan ay ipagdasal na lang natin. Hayaan na lang natin na ganyan sila na masaya basta ikaw gumagawa ka ng mabuti sa kapwa mo at ang pamumuhay mo. Straight, wala ka tinatapakan na tao, di ba? Doon tayo mamumuhay. Huwag tayo manira ng kapwa natin at pabagsakin, di ba? Kasi dito, in this world, maraming mga ganyan na mental crumb na kapag ang tao umahangat, talagang ibinabagsak nila. Ganun, ganun na ganun. So, hayan, sana meron po kayo natutunan dito sa vlogs natin at ito at kahit napapaano may oras ako na magsalita at ito, pinabahan ko rin.